Check. Sound check. Magandang umaga po. Yan, gandang umaga. Kasama po natin ang napakasipag, ang ating BOC, Bureau of Customs Commissioner Sid Lapinya. Lapinya? Bisaya ako na. Okay naman. Good morning. Sound check po. Ayan. Hi po kay Sir Nick Gabonada. Sir, bumati po kayo, sir. Hi, Nick. Magandang umaga sa iyo at saka sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Yan, dito tayo, sir, sa likod. Dito, yung logo nyo, sir, para makita nila. Yan. So, may katanungan po ba kayo kay Commissioner? At paki-comment lang po dito. Pakibalita naman po kami. Saan po kayo nanggaling? Anong mga pinagkakabalahan ninyo? Good news, yeah. Updates? I just came from... Brussels, Belgium, the headquarters of the World Customs Organizations, where there was a meeting of heads of customs worldwide, and I represented the country, the Philippines, among the world the heads of customs. At there, nagkaroon ng mga bagay-bagay na pinag-usapan, pero primarily, the agenda was the election of the officers ng Bureau of Customs, and it was successfully done. Of course, that is annual. At yung po ating bagong deputy na Secretary General of the World Customs Organization is the Director General ng Mexico, Director General Trevino. At yun yung mga yung principal agenda na nangyari last time. Of course, there are others. We talk about improvement of the processes ng mga customs worldwide, including giving emphasis on IT matters. It is again automation that will help improve and make processes faster in the customs of every country nationwide. Ayun, sabi po ni Armando, nag-uwi siya ng TV, hindi naman siya nagkaroon ng problema. So, hindi na po yung chine-check, sir, yung mga television, electronics. Well, ito naman, it's well under the 150,000 na tax exempt privilege ng ating mga kababayan coming from abroad, mga OFW natin. At saka mga ito na pag properly declared at dumaan yan sa x-ray, nakikita naman yan, and then wala, hindi na yan binubuksan, basta mga ganun. Alam naman nila na it's way below 150,000. So that's the way it is now, unless na maging obvious na yung mga dineclare is different doon sa nasa loob ng mga luggages nila. So that will be the time na bubuksan yung kanilang bagahe. It is now non-intrusive because we have the x-rays. At we will do it that way. Make easier sa mga OFW natin yung processes ng customs. Your Bureau of Customs is your friend. Wow. At sir, yung ating mga OFW, ma'am, tuwang-tuwa po sila dahil nga po hindi na po mahigpit yung requirements ng pagpapadala ng balikbayan box. Ito po ba ay magiging permanente na or temporary lang po? Well, the suspension that I made is up to March 30, and we will review yung mga provisions na mga nakasaad doon sa mga CMO na yung mga CMO na inisyo ng Bureau of Customs before, and then we will have a balance ng what is favorable to our OFW as well as the performance ng mandate ng Bureau of Customs. But I will be inclined more of favoring our OFW. Eh, sila naman ating modern day heroes, helping our country in as far as yung sa economy natin is concerned. Yung mga funds that they are remitting to the country is helping us a lot. Sir, sabi, kahit po ba hindi OFW, kahit balikbayan lang daw po, ganun din po ang patakaran, tax-free pa rin po ba? The balikbayan, are entitled to it also. So, it will be easier. Well, that is also encouragement sa ating mga kababayan from abroad to come home and then spend time with their loved ones dito sa Pilipinas. And in the process, they will be spending their mga kinita nila sa abroad dito sa Pilipinas, helping in our economy in a way. Sir,
pinapatanong po, ilang appliance daw ang pwedeng iuwi? Well, it's ano yan, it's the value that we are talking about here. For as long as it is within that 150,000 bracket na allowed by law na that is entitled to them, yun ang entitlement ng ating mga OFW balikbayan, then there should be no problem. Ayan. At kwento ko lang po sa inyo mga kababayan, ano, pakita nga natin, Commissioner, yung poster na nakalagay sa labas. At tinanong ko kung matagal na ba itong polisiya na ito. At sabi naman ni Com, ngayon lang ito. So, ito po yun. Kaya sa mga balak bumisita sa opisina ni Commissioner, ayan, makikita nyo itong nakalagay dyan na no gift policy. We do not accept gifts, money, or favors from the public. Ayan, kailan pa po yan, sir, nung pumasok kayo dito sa BOC? These postings were made during my time. And I see to it that it's a door ng mga opisina ng Bureau of Customs have one like this. In fact, ito, dalawang pintuan, dalawa rin na mga no gift policy. And then doon sa labas may tarpaulin na nakalagay doon, no gift policy. Mula po po yung sa PDEA kayo, yes, when I was in PDEA ganyan din, no gift policy. At pag ikaw papasok, may dala ka na parang pasalubong, matatanong ka kung para saan yun. And you will be forced to leave that behind doon pala sa gate, sa checkpoint. Sir, katanungan po dito, pag brand new daw yung kotse at iuwi galing sa ibang bansa, alam niyo po ba kung ano, magkano ang value ng tax nun, sir? We will check on that, Mocha. And then we will get back to him. Yan, so balik po tayo sa loob ng opisina ni Commissioner La Peña. At napakasipag po ng mga tao dito. Yan. So, alalahanin po ninyo ha, sa mga gustong bumisita sa opisina ni Commissioner La Peña, no gifts. So, paano kung ano lang, sardinas, ganun talagang hindi rin pwede yun? Yes, walang exception yun eh. Whatever the amount is, para wala ng room for yung interpretation, wala ng gray areas. So, basta pagpunta rito at ang sadya mo ay magbigay, wag na lang magdala. After all, ang inyong Bureau of Customs po naman will be there to serve you. Yun ang mandate namin. At yun ang pamasko namin sa inyo, sa ating mga kababayan. Ang Bureau of Customs ninyo, yung pagbabago ng ating Bureau of Customs para sa ating mamamayang Pilipino. Okay. Yung patungkol sa used car, paano ang taxation? Yes, we will check on that and we will get back to you. And then I will give yung procedure niyan, including yung mga taxation. I will give it to Mocha. You will hear it from Mocha. Paano daw po sa yung mga perfume? Well, it will be part of the 150,000 tax exemption, no? Tax exempt benefits that is entitled to our OFW. So may tanong dito, okay lang po ba? Kimchi, yun nakalagay sa box. Oh, pati kimchi, pwede yan. Basta wag lang yung mga illegal items, just like yung mga illegal drugs, mga firearms, mga and so forth. Basta legal items under 150,000 and below, then it is covered by the yung entitlement ng tax exempt. Sir, tanong po ni Sean Roberts, yung red tape po ba sa loob, meron pa po ba? I would say na meron pang mga mangilan-ilan dyan, but you know, we have now a 5-day rule dito sa aming Bureau of Customs. At yung pinakamahirap dati, yung Accounts Management Office, yan yung dyan nag-apply ng permits, mga import permits, mga licenses. It's now just 5 days. Pag-submit ninyo dyan, just submit it complete with the requirements. And once it is received, count 5 days at it will be there. Pwede na ninyo maklaim yan. Pag hindi nangyari yan, dito kayo sa aking office na pumunta at sa akin ninyo i-claim yan. 5 days. Sir, pahawak lang sandali. Thank you po. Pasalamat tayo kay Kuya Larry sa ating cameraman. Sir, kasi nag-survey po ako kanina. Sir, sige, have a seat muna. Hanapin ko lang po yung mga katanungan ng mga kababayan natin dito. Susulitin ko na, sir, habang nandito po tayo. At kanina lang po, nagkaroon tayo ng Thanksgiving Mass. At dahil nga po, Christmas season na. Okay. So, ayan.
Sir, maraming salamat po sa oras nyo, ha. All the time, welcome for giving us this opportunity to tell our people what the Bureau of Customs is doing through you. And ito napakalaking bagay, itong pagbisita mo rito. And then, because we need to tell our people what we are doing, ano yung mga dapat pa naming gawin, dapat ipalam din nila sa amin, through you, we will know also ano pa ba ang mga dapat gawin ng Bureau of Customs. Because ang Bureau of Customs is a government agency na para manerbisyo sa mga kababayan natin. Of course, it has mandate yung revenue collection, but in the process, it should serve the needs of our mga kababayan. Maraming salamat naman po, sir. Ito po ang mga katanungan. Ayan po, basahin natin. Si Angel Villa, my two boxes never yet arrived. It was sent last October end. Hope will arrive safely from USA. May kinalaman po ba kayo dito? Yeah, well, it should be in by now. Dadaan kasi yan sa mga consolidators doon sa country where they come from. And then ipo-forward yan dito sa atin. And then may tinatawag na the consolidators din. So it is a matter of checking. For example, if they have the tracking number, then we can help them. Of course, yung mga binayaran nila, mga resibo, and then the tracking number, we can help them. Meron kaming yung BOC cares, that is parang call center yan, na pwede silang tumawag dyan, and then pwede silang humingi ng assistance doon. Alam niyo po ba yung number, sir? Yeah, we have it. Sige, sir. Okay po. Sir, pasensya na po sa abala, sir. Ayan, para po sa may mga box na hindi pa nakakarating, alamin daw po ninyo ang tracking number at matutulungan kayo ng BOC Cares. BOC Cares na number natin na BIA. Sige po, antayin po natin yung hotline number. Alamin po niyo yung tracking number, mga details, at itawag niyo po sa BOC Cares. Bureau of Customs, BOC is Bureau of Customs Cares. At this is just like a call center. Parang yung hotline namin na yan is always responsive sa kung ano man yung mga tulong na kakailanganin ninyo that will involve the services ng Bureau of Customs. You can rely on them. Yeah, so hanap pa po tayo ng mga katanungan dito. Ayan, ay papaskill din natin. Okay po, so ito po yung BOC Cares, telephone number 0905-299-7977 o kaya 0929-503-5138. Ayan, ma'am, pasend po sa akin to, ha, para ipapaskill natin yan. I-report mo sa customs, wow! Tama-tama itong pagpunta mo dito, Mocha, kasi we can inform yung mga kababayan natin about the BOC Cares. But just the same, I also published my telephone number. In fact, anong pinablish natin? Ang dami kong... I'm now receiving mga about 200 text messages. Ako, paano ba yan, sir? Pero medyo... Kaya pala hindi nyo na nababasa yung message ko. that's right. But I read it all and then I respond eventually. Kasi hindi ko may pag medyo nag-fail yun, I have a way of checking also, that is a feedback mechanism. Para lang they will be on guard that I know that any problem sa mga tao ng sa mga offices ng Bureau of Customs, it will reach me because the people have my number. Wow. Well, that's the purpose. Grabe talaga ang dedication niyo, sir. Hindi ba nalulobat kaagad yung cellphone niyo? Nakasaksak na palagi sa charger niya eh. Tapos, hindi ba kayo nagigising madaling araw? Mga OFW natin, nagdetect sa inyo. Yeah, alam niya naman. But I always respond. Madidelay siguro isang araw, dalawang araw, tatlong araw, but I always respond. Ayan po, nakakabilib po kayo, Com. At di bali po, para po hindi naman po ma-istorbo ang tulog ni Commissioner, mamaya ipapaskill po natin yung BOC Cares hotline. Okay? At my giving the BOC Cares hotline, my giving my number has
its purpose also. Parang feedback. I want na nalalaman ano ba ang nangyayari doon, sa mga agencies, yung mga opisina ng Bureau of Customs na dapat kong malaman para ma-improve ang aming serbisyo. Yun na nga po. Nako, napaka hands-on niyo po, Com. At ito po, alam ko marami pa po kayong mga imi-meeting, pero ito po, from Teslensa Jerma, sana po tuloy-tuloy na mawala ang korupsyon sa BOC. Thank you and Merry Christmas. At sabi ni Noli Makalindong, salute, Commissioner. At si ano po, Layways M. Noti, tanong ko po bakit wala nang nakakalusot na kontrabando at shabu sa customs? Kawawa naman daw mga adik. Well, yung suspension ko ng green lane, actually that is the purpose. Ay, lahat na dapat in X-ray. As long as it takes, I will have the green lane suspended. Of course, we have the super green lane. Yun naman yung mga established na na reputation ng mga business companies na yan. For example, yung Nestle, yung mga Petron, mga ganon. But yung green lane na nilusutan ng 604 kilos is now suspended. Until now, I have not lifted it yet. I do not have intention to lift it until such time that we are able to correct yung selectivity process ng green lane na yon. Ayaw kong malusutan ulit. And if you will see, even sa mga naiya, yung sa post office ngayon, nahuhuli na natin yung mga pinapadala na o pinapalusot na mga illegal drugs. And we have a lot of apprehensions now. And this will make them think twice before they will try shipping mga illegal drugs into the country. And I believe na my coming here in the Bureau of Customs, that's one purpose. Dahil kasi when I was PDEA, we have that information that 70% of the illegal drugs is coming through our seaports. So now that that was my concern before, inilagay ako ng ating Pangulo para doon sa number one campaign promise niya to address yung ating drug campaign. Now, we are on the other campaign promise niya on the corruption, and both of all of this are I'm addressing. And just like what our president expects from me, I always deliver to him. Nakikita naman po namin yan, sir. Huling katanungan na lang po dito, sabi ni Justin Dreco, pre-shipment inspection, may programa ng isinulong para dito dati. Studies abroad show it does curb corruption. Ano nangyari at di natuloy? Meron kasing mga ibang countries na dito na subscribe to the pre-shipment inspection. That's why what we do is on bilateral bilateral arrangement. Just like dito sa BIMP Yaga, when we had our head of customs ng BIMP Yaga, ang Malaysia at saka Indonesia have bilateral arrangement. Now, I manifested that if we can have also bilateral arrangement with Indonesia and Malaysia, starting from it. Because I believe na in certain countries, if we have the pre-shipment inspection, makakatulong ng maganda yan. Dahil kasi right at the port of origin, alam mo na kung ano yung parating eh. But in some other countries kasi, may mga ano sila, yung mga experiences that is not working right. Siguro may mga dapat pang iayos dun sa port of origin na yon. But ako, I'm inclined towards that, yung pre-shipment inspection. Ayan po. At sir, meron pa po kayong idadagdag? Meron po po kayong gustong i-announce, sasabihin, bago po tayo magpaalam sa ating mga kababayan na very satisfied po sa inyong performance, sir? Well, ang pag-iusap ko lang po sa ating mga kababayan na yung inyong suporta tsaka yung tulong ninyo sa mga pagbabago na ito sa Bureau of Customs. At ang napakalaking tulong po ninyo ay iparating sa akin ano ba ang nangyayari talaga sa Bureau of Customs para makagawa tayo ng kaukulang mga
mga aksyon at maiayos natin yung mga pamamalakad dito sa Bureau of Customs. Hindi namin hindi makakaya ni Commissioner Lapinyalan alone. Of course, karamihan ng mga men and women ng Bureau of Customs are for pagbabago, reforms, and of course, with the help ng ating mga mamamayan, yung mga stakeholders natin, then I'm sure that we can institute a more lasting reforms in the Bureau. Maraming salamat po, Bureau of Customs Commissioner Sid Lapeña. Napakasipag at tunay nga na ipapatupad ang mga pagbabago dito sa Bureau of Customs. Maraming salamat, sir. At advance Merry Christmas na rin sa inyo. Pakibati na rin po ng Merry Christmas ang mga kababayan natin. Kababayan natin. Merry Christmas po sa inyong lahat. At ako ay isa sa mga gustong bumati at mag-congratulate sa ating mga OFW, ang mga kababayan natin ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Maraming salamat po, sir. Yep. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Salamat sa ating cameraman na si Kuya Larry Bagwisa.